Let me good morning. Let's be productive today because many of our kababayan asking me about the CCSE exam. So I have here my reviewers. We're going to read all the instructions. But one moment, let me share this live streaming so that we can have more viewers. Hi! Hi, thank you for joining my live streaming. Mega, mega shout out. Thank you for joining my live streaming, people. One moment. Okay, so since a lot of our kababayans is asking me regarding with the CCSE exam. So I have here my reviewer, Manual para la Preparación de la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. So I will be discussing the CCSE exam. So actually, I have here all the topics that you need to review for the exams. So as you can see here, I have actually the markings like T2. That means this question, this is for the test 2 topics. Yan, Articulo 19, Articulo 20, Articulo 22. And then T3, so this means that I put markings on my reviewers para mas madali sa akin aralin kung bale, pag-aralan ko yung mga mahalagang lugar sa Espanya, for example, and then the articles about laws. And this one also, ayan, Los Actores, Javier Bardem, Penelope Cruz, Antonio Banderas, el primer actor español nominado a los Globos de Oro. So, ayan, tapos ito yung sample actually. Ito yung 25 items sample. Kasi 1 to 25 lang naman ang exam ng CCSE. I mean, 25 items lang. Ayan siya, oh. So, ito yung reviewer ko. I mean, this is the sample na sasagutan mo. So, examen, prueba, centro, and then candidato. So, you have here tarea 1. It means like task 1 or test 1. And then tarea 2, okay, in test, one moment. In tarea 1 or test 1, you have how many? 10 items. And then in test 2, tarea 2, you have 11, 12, and 13. Only 3 questions for test 2. In test 3, tarea 3, you have 14 and 15, only 2 questions. And then tarea 4 or test 4, you have the numbers 16, 17, and 18. And then test 5, you have 19 to 25. So you have 5 parts po sa exam. So ngayon, dito sa aking reviewer, ayan, ipapakita ko po sa inyo. Actually, may mga nag-comment, yung mga nag-PPM po sa akin, nasisend ko po sa kanila privately yung reviewer ko po mismo. So, if you are interested or kung meron kayong kamag-anak na gusto po mag-take ng exam, ano nyo lang po ako, i-message nyo lang po ako at willing po akong mag-send ng reviewer. Anyways, so ito yung manual po. Ito yung pinaka-reviewer. Kasi once you book the exam, ako kasi, when I booked the exam, I have the access already to
to log in the Instituto Cervantes. And then I downloaded all of this so that I am well prepared. Actually, there's a lot in internet na reviewers, pero iba pa din yung well-guided ka. Kasi itong dinownload ko, well-guided ako. Kasi for example, in Tarea 1, that means test 1. So it the questions is all about gobierno, legislación e participación ciudadana. Entonces, I mean, what I want to say is that itong part na to, yun yung aaralin mo for test 1. So ito, pag-aaralan mo yung Constitución Española, tapos los principal en los que basa la Constitución Española. Ayan, pag-aaralan mo lahat yan. Tapos ito, lengua, castellano o español, catalán, valenciano, gallego, lengua vasca o euskera. So, and then capital de España. So, ito lahat yon. Ayan yung naka-highlights kung nakita nyo po. Sensya na ha, kasi yung ano natin, yung lights natin is from, ano lang yan, from the outside, natural light. Ang dark ko pala. One moment. Ah, wait lang po ah. Ano natin ang ating... Okay. One moment. I-share po natin ang ating video para meron po tayong viewers. Thank you po! Thank you for watching my live streaming. One moment. Okay. So, ano natin? Isa-isahin natin muna, ha? Yung again, sa CCSE exam, you only have 25 items to answer. And you have 5 parts. So, doon sa 5 parts na test, meron kang reviewer na nakalagay na, halimbawa, itong topic na to, ito yung para sa test 1. So, yun yung aaralin mo. Yun yung aaralin mo. For example, no? So, halimbawa, ito. So, may nakalagay na, thank you for joining my live streaming. Please, feel free to comment in our live chat, whoever you are who is watching to me. Okay, so ayun na. So, yung first, Tarea 1 or Test 1 or Part 1, okay? So, ang itatanong po nila, I will be translating that in Tagalog. Gobierno, legislación e participación ciudadana. So, meron silang dalawang tanong para doon sa topic na yon. And then in test 2, I know, dalawang topic like contenidos de la tarea 1 e preguntas para la tarea 1. And then in tarea 2 or part 2 or test 2, derechos y deberes fundamentales. Okay? So, rights ang pinag-uusapan natin dito. And then the fundamentals, of course, in Spain. And then in tarea 3 or Test 3 or Part 3, Organización Territorial de España, Geografía, Física y Política. So, and then in Part 4, Cultura e Historia de España. And then in Part 5, Sociedad
Sociedad Española. So, kaya po, sabi ko, diba, yung iba nagtatanong, mahirap ba? Hindi po, kasi well-guided ka naman. Kung ikaw ay mag-aaral talagang mabuti at babasahin mo lang ang reviewer. Kasi sabi ko nga sa inyo, diba, isang buwan lang po ako nag-review for the two exam, the A2 exam and the, what do you call this one? The DELE. So, ito siya, oh. Ayan, oh. Kung napansin niyo po, kung makikita niyo yung reviewer ko, ayan, highlighted na po yan lahat ng topics na nababasa ko. Ayan. So, ano yan? Hinighlight ko na yan. Just to, ano lang ba na, okay. For example, about the king, el rey, de España. So, in-highlight ko na yan lahat kung ano yung mga important na dapat kong pag-aralan. Tapos, ito, yung ano, yung cities, provinces, municipalities, and then town, dapat mo din yan alamin. So, ayan, meron na ako dito nakalagay, oh. Población por comunidades y ciudadanos autónomas. So, ay nakalagay Andalucía, tapos Aragón, Asturias, ayan na yan lahat. Tapos nilagyan ko na ng numbers yan din for me to memorize everything. Tapos, ayan. Preguntas para la tarea 1. So, ito din. Meron ding mga sample questions for you to review. The CCSE exam. So, for example, question 1. La forma política del Estado español es la. And then, each question, you have 4 choices. Ano, 3 choices. Kasi multiple choice po ang exam. So, napakadali lang. You will just choose A, B, or C. So, for example, dun sa una nating tanong, la forma política de Estado Española es la A, monarquía parlamentaria, B, república federal, o C, monarquía federal. So, ang answer po is la third. A. Question 2. El actual rey de España es la A. Juan Carlos I. La B. Felipe IV. La C. Fernando VII. So, la correcta respuesta es la B. So, ayan lang po. If you have any question, feel free to comment po in our chat box. So again, people, kapag mag-exam po ng CCSE, napakadali. Though, alam ko sobrang dami pong mga tanong. Actually, ako dati, everyday ako nagpa-practice nito. So for example, in test 1 or part 1, tarea 1, meron kang ano, dito sa reviewer ko, I have got how many questions? 120 questions para i-review mo ang 10 items. So, 120 questions, lalabas doon ang 10 tanong sa tarea 1. So, ayan. Hanggang dito. So, yun. Thank you for watching, people. Let me know who is inside in our live streaming. Okay, people. So, in part 2, vale? In part 2, one moment. Okay. Termina aquí el parte 1. Ngayon, in part 2, so this is it. In part 2,
you only have 3 questions to answer. And that is true or false. Pipiliin mo lang kung verdadero o falso ang ilalagay mo doon sa tanong. So, in dito sa reviewer ko po, meron kang, okay, preguntas para la tarea 2. So, in 3 questions, you have 34 items to practice para sa tatlong katanungan sa part 2. But that is only true or false. Hindi po siya mahirap. I mean, kung naiintindihan, for example, aquí, la pregunta. En España no está reconocido el derecho de asociación. ¿Es verdadero o falso? So you will, verdadero means true and falso means false. So, again, sa part 3 of the CCSE exam, you have 3 items to answer. And you will just choose the verdadero o falso. False, true or false, rather. And then in test 3, you only have 2 questions. Dalawang tanong lang po sa test 3. Ito yun. Tarea 3. Ito yun. Tarea 3. O, diba? Very organized si teacher. Si Inday. Ayan, nakalagay yan ako. T3, that means tarea 3. So, ito yung mga binasa ko. Bale, sa tarea 3. Tapos, ayan, mga Los Parques Nacionales de España. Yung mga importanteng lugar sa Pilipinas. Sa España, ayan, nakalagay dito. Rios, los rios más importante de España que desembocan en el océano y Guadalquivir. Tapos, ayan, meseta, sistemas montañosos. España fue uno de los primeros países de Europa en comenzar a proteger la naturaleza. La primera ley de parques nacionales se aprobó en 1916. Tiene 15 parques nacionales. Su gestión y protección se hace a través de la red de parques nacionales. So, ito yun. Ito na yung list ng 15 national park po nila. Tapos, ayan, yung mga capital ng España, provincia, capitals de provincia, capitales de las comunidades. Ayan, yan yung mga dapat mong aralin. For test 3. So, in test 3, meron ako ditong sample questions like 24 sample questions for 2 questions sa dalawang tanong para sa 25 items. For example, el pico más alto de la península ibérica es el, por ejemplo, A, Molhacén, Sierra Nevada, la B, Teide o Tenerife, la C, Aneto Pirineos. So, ayun po. So, tapos yung pangalawang tanong dito, el Principado de Asturias limita al norte con A, el Océano Atlántico, B, el Mar Cantábrico o C, el Mar Mediterráneo. So again, ayan, dalawang ano lang po yan. Tarea 3, 14 and 15. Dalawa lang po yung tanong sa tarea 3. Ayan, so, ay, wait lang, nakalimutan kong i-share kay, share natin yung ano natin, pinag-usapan natin. Sa kababayan natin na nagtatanong po. Amen. One moment. Hello, thank you for joining my live streaming, people. Oh, no.
Ito na naman ako, hindi ko na naman siya makita. Copy ko na lang yung link. Ayan, baka meron po kayong mga kamag-anak o kakilala na gusto pong mag-exam. Pwede niyo pong i-share ang aking video. At kung sakali man na meron po kayong mga katanungan, ay huwag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Sa abot po ng aking makakaya, ay akin po iyang sasagutin. And, what do you call this one? Disclaimer po, ang lahat po ng aking ibinabahagi ay base lamang po sa aking sariling karanasan. Because I took the exam, that is why I am sharing you my reviewer, yung naging karanasan ko po. At tips, some tips kung paano ko po ipinasa yung exam. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw ay well-guided before you get the exam, you have to know ano yung parts of the exam so that at least you are well-guided. Ika nga, kung, di ba, pag pagpunta mo doon, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Tapos, ang pinakamahalaga sa lahat, I mean, the most important is that you have the reviewer and you are well-guided from test 1 up to test 5. Ano na sa'yo, parang madali na lang sa'yo kasi alam mo kung ano yung babasahin mo, ano yung dapat mong pag-aralan para madali na lang sa'yo ang pagsagot. Okay? And then, in Tarea 4, diba? In Tarea 4, asa na yung ano kanina, binasa ko. Ay, wait lang. Papakita ko sa inyo yung aking certificate. No, it's not the certificate, actually. It is, ay, kula yata dito pala. Nandun pala sa ano? Sa shop ng hobby ko. Yung result ng CCSE ko ba? Anyways, so, in Tarea 4, A, B, C, D na, again, A, B, C lang pala. Hindi, D. A, B, C questions. And then you have 3 questions to answer. So in Tarea 3, in part 3 of the exam, you will study about, where is it, the part 3, this one. Okay, so the part 3 is all about, where is the first page of the manual? Okay. Okay, in Organización Territorial de España, Geográfica, Física y Política. So you have 3 questions for this part of the test. So here, the examples are 16. Question number 16. ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca? So, ano to? Ano naman tayo? Mga sikat na ano to. Sikat na nila lang dito sa Espanya. A. El Cantar de mi Cosette. La B. El Quijote. La C. La Casa de Bernarda Alba. The correct answer is letter C. Sige, letter C. 17 o 17. La Guerra de la Independencia en España transcurrió entre los años 1936 hasta 1939, la B, 1808 hasta 1814, la C, 1701 hasta 1715. The correct answer is letter A. Try to answer this one. Francisco de Goya era un famoso español. Have you heard Francisco de Goya? La A, pintor. La B, músico. La C, escritor. What is the correct answer, people? It's letter A. It's letter A.
That is letter A, the answer, Francisco de Goya. So, let's go to Tarea, that is for Tarea 4. Let's go to Tarea 5. In Tarea 5, Sociedad Española. Mega, mega shout out po. Thank you for joining my live streaming. If you are interested, again, if you have relatives or friends who wants to take the CCSE exam, feel free to message me po and I can share you my reviewer because, I mean, it's for free, diba? Ang saya kaya ng may mga kababayan tayong ano, matutulungan. Kasi sabi ko nga, dun sa mga kaibigan kong nasa Valencia City, baka merong gustong mag-take ng CCSE exam. Ibibigay ko yung aking reviewers with highlighted, ano na po to ha, important details. So, it's very easy na lang to review. Kasi ano na siya, na well-guided ka na kung ano yung mga dapat mong pag-aralan, etc. and so on. Anyways, thank you people for joining my live streaming today. Tarea 5. Okay, we're going to read the questions from 19 to 25. Ito yung pinakamadali, no, ano, pinakamadaling part. Feeling ko ha. Kasi ano siya, parang common sense. Yung, parang common sense lang yung dating niya. Okay, so number 19. Numero 19. Donde no está permitido hacer fotos en filmaciones de video generalmente. So, la A, en un restaurante. La B, en un supermercado. La C, en un museo. I'm going to read it again. Me voy a leer otra vez. ¿Dónde no está permitido hacer fotos en filmaciones de video generalmente? La A, en un restaurante. La B, en un supermercado. I mean, A is in the restaurant. B, in the supermarket. And C, in un museo or in the museum. So the correct answer, it's letter C. O diba madali lang siya? Parang common sense lang pag maintindihan mo na siya. Last, E-E-O-O-I-I, Escuelas Oficiales de Idiomas. La A, solo admiten alumnos adultos. La B, pertenecen a las universidades. La C, hacen exámenes en junio y en septiembre. La pregunta, again, the question. Las E-E-O-O-I-I means Escuelas Oficiales de Idiomas. Hello! Thank you for joining my live streaming. Mega, mega shout out po. Thank you for watching my live streaming. Well appreciated your presence. Let me know po whoever you are inside my live streaming. I just want to share my reviewer about CCSE exam and also telling you people that if you are interested to have this reviewer, feel free to message me po and I can I will send it to you. It's for free. It's for free. I am sharing my experience about this CCSE exam. So, again, if you have any friends, relatives, na gusto pong mag-take ng CCSE exam, feel free to message me and I will send you my reviewer, or if you have any questions,
as long as kaya ko po yung sagutin, ay sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. People, thank you again for joining my live streaming. Okay, so let's continue. The correct answer is letter A, 21, el 21. Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto tiempo dura la garantía normalmente? So, la A, 1 año. La B, 3 años. La C, 2 años. Again, the question. Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto tiempo dura la garantía normalmente? The guarantee. We are talking about the guarantee. So the correct answer is 2 years. And that is letter C. Next. And 1 moment. I'll just get something. To be honest, mas mahaba pa po yung pila ng ano po, ng pagpasok mo sa exam room kaysa pagsagot mo po ng 25 items, promise. And also, reminder lang po sa mga magte-take ng exam pala. Wag na wag mo kakalimutan ang iyong passport at yung NI, numero identidad de estranjera, kasi hindi kanila papapasokin, promise. So you really have to bring your passport and your NI. Kasi I remembered when I took the exam, may isang ano, hindi niya dala, hindi talaga siya pinapasok. Kasi ano, they are very strict. So you cannot take the exam you have to bring your passport and your NI. Hindi kumpleta yung NI ko. One moment. Ano ko? Hinapin ko. Ito yung SIP ko. Pupunta ako kanina ng ano. I've got my... Kubo ni Juan. Hello, mega mega shout out Kubo ni Juan. Thank you so much for joining my live streaming. This one. Your NI. You have to bring this when you are going to get the exam. Ano yan? Who's pwede po promote? About ano po? Anong promote po Kubo ni Juan? Sige, promote ka lang po dyan. Anong tawag niyan?
Ayan. So, ulitin ko lang po. Mega shout out po po ni Juan. Salamat sa pagdalaw po sa aking live streaming. Ulitin ko lamang po ah. Our topic today is all about CCSE exam. So, in CCSE exam, you have 25 items only. Solo hay 25 preguntas. And then, you have 5 parts. Hello sa kaka-upload ko lang na video, matutunan niyo paano pataasin ang subscribes habang nagla-live stream. Salamat po, host. Oh, magandang topic 'yan, Kubo ni Juan. I'll watch it later para din tumaas ang aking ano, para tumaas din ang aking subscribers. I'm aiming for 3K subscribers. Road to 3K. Thank you po. Kubo ni Juan. I'll pin it. So that when, ayan, ipin ko na lang po para pag may pumasok po sa ating live streaming, mababasa po nila. Okay? Kubo ni Juan. Ayan. So again, people, review tayo. Sa 25 items, meron ka pong part 5. Ay, tama. So, or test 5. So, Tarea 1 or Part 1 or Test 1, and then Tarea 2, Tarea 3, 4, and 5. So, dun sa 25 items na yon, naka-divide po siya into 5 different topics. And in Test 1, you have 10 questions. Ang pag-uusapan po dyan ay tungkol sa gobyerno ng Espanya, tungkol sa law, etc. and so on. So, for example, basahin natin yung question 1. Los ciudadanos de la UE o la UEI de algunos países con acuerdos de reciprocidad residentes en España pueden votar en las elecciones. La A, autonómicas. La B, generales. La C, locales. So, again, I'm going to read the question again. Los ciudadanos de la OEI de algunos países con acuerdos de reciprocidad residentes en España pueden votar en las elecciones. La A, autonómicas. La B, generales. La C, locales. So, the correct answer is letter C. Number 3. ¿Qué tribunal interpreta la constitución con respecto a actuaciones de los poderes públicos? La A, el Tribunal de Cuentas. La B, el Tribunal Constitucional. La C, el Tribunal Supremo. Again, I'm going to read the question. ¿Qué tribunal interpreta la Constitución con respecto a actuaciones de los poderes públicos? And that is el Tribunal Constitucional. O, diba? Ano lang siya actually, kapag ikaw ay magbasa talaga nun sa reviewer na sinabi ko, at well-guided ka naman, kasi in-elaborate naman kung ano yung questions na itatanong sa'yo, 1 to 10, and then 11 to 13, and then 14 to 15, and then 16 to 18, and then 19 to 25. So, nakalagay naman kung ano yung mga ano. Ay, continue tayo dun sa ano. Yung test 5, di ba? Kasi yung sabi ko sa inyo, yun ang favorite ko kasi madali lang siya. Parang common sense lang siya talaga. Tingnan niyo to. Number 22. ¿Cuál es el impuesto? Ano? Kuno, number 1, number 2, bilang number 22. Kasi ito yung favorite part ko kasi parang you don't need to review. All you have to do is to analyze the questions. Mega mega shout out. Thank you po for joining my live streaming. Our topic today is all about CCSE exam. If you have any concern, please feel free to message on our live chat.
Okay. Number 22. Kasi ano to eh? Ano favorite part ko? Unahin na natin itong tapusin pag-review. People. Okay. ¿Cuál es el impuesto que pagan al Estado todos los consumidores al comprar productos y bienes o contratar servicios? So, A, IS, impuesto sobre sociedades. Letter B, IVA, impuesto sobre el valor añadido. Letter C, IRPF stands for Impuesto sobre de la Renta de las Personas Físicas. Hi, good evening. Hello, Nak. Thank you for joining my live streaming, Nak. Ano tawag niyan? Tagal nating ano, napansin mo ba yung color ko, Nak? Ang dark ko na, oh. Golden brown. Golden brown. Summer feels. Thank you for joining. Ano naman ako today, Nak? Share naman ako ng questions about CCSE exam. Sa mga, kasi may mga kababayan tayo na tan skin, ma'am. Haha, oo nga. Anong tawag nito? May mga kababayan tayo nagtatanong. So, may mga nagko-comment nga kung may reviewer ako. Sabi ko, yes, may reviewer po ako. Complete reviewer. Okay, complete reviewer. Upo na kasi nung Sunday, we were on the beach. So, ayan. Diba? Ang nanay mo, oh, tingnan mo. Sobrang ano. Alam mo, walang hustisya nga eh. Kasi yung asawa ko eh, na, pag bumabad sa araw, namumula lang. Pagkaligo niya, maputi siya ulit. Tapos ako, alam mo yung ano, yung tagong-tago ako. Ano pa din. Maganda pa rin naman, ma'am. Walang kupas. Ay! Ay, kaya love na love kita na kay. Anong tawag niyan? Sa bagay, alam mo ate, sa totoo lang, sila dito, mga in-laws ko, sobrang babad yan sila. Tirik na tirik ang araw, sumasakit ang ulo ko. Nagsasunbathing talaga sila. Kasi gusto nila yung maging morena. Kasi diba ang puputi nila, 6 months ka naka-jacket. So ngayon na may araw, talagang ano yan sila. Everyday sa beach or sa swimming pool para lang magpatan. Ganun. Buti nga po dyan, ma'am, mainit dito sa atin, maulan, bagyo. Oo nga, ay, napanood ko nga eh. Madaming baha, no? Sa atin, hindi sa bagay. Alam mo yan na talagang isa sa problema natin. Yung ano ba, yung baha, di ba? Pag konting ulan lang, naku talaga naman. Yung naalala ko nga dati, kami ng kaibigan ko, nung teacher ko, dumadaan kami sa Prinsa. Tapos lalockdown na naman po ata. Ay, ang sad, no? Ewan ko ba, kailan matapos ang ano? Di ba, Nak, bumagyo dyan, bumaha, tapos lumindol pa. Kakalungkot, no? Anyways, ito yung ano ha, again, yung part 5, tuwang-tuwa talaga ako dito kasi sobrang yung dali lang na tanong. Ito yung number 25, basahin ko para talagang masabi niya sobrang dali lang ng tanong. In un menu, una tarta de almendra es, in the menu, una tarta de almendras. Tarta is cake. So, A, segundo plato. B, postre. C, primer plato. So, kung napanood niyo po yung mga vlogs ko, di ba minsan nagpapakita ako ng menu nila. Kasi pag sinabi mo ditong menu el día, ang plato mo niyan, meron ka niyan, appetizer, yung primer plato. Segundo plato, I mean yun na yung main meal mo. And then yung third is postre or dessert. So, una tarta de almendra is letter B. Postre. Ano siya? Dessert. Kaya sabi ko sa inyo, ang test na to ay napakadali. Promise. So, paano yan na hanggang ngayon? Baha sa atin, dun sa Philippines? I mean, mostly. Lalo na yung ano, diba? Lalo na yung tawag nito. Mga baha na lugar.
Mega mega shout out po. Thank you po sa na pumasok at nanood po sa aking live streaming today. Pasensya na kayo, wala po talaga akong schedule. Naulan po, baha po sa mga mabababa. Kaya nga kawawa ang mga tao, no? I mean, imaginein mo, baha na, maulan pa, tapos, ayan, ay, Diyos ko, mahirap nga ngayon, kahit, mahirap talaga. Sabi ka, mahirap talaga. Kasi ano sa atin, no, tag-ulan sa atin ngayong mga ganitong buwan. Dito kasi sa amin, summer ngayon, anak, ang ano, dito sa Spain, August, July, August is summer. Tas nawawalan pa ng work, Diyos ko po. Kaya nga, paano na lang, Diyos ko? Ano na ang gagawin? Ang daming ang ano, walang trabaho ngayon. Buong mundo naman nagsasuffer sa sitwasyon natin ngayon. Nung linggo, alam mo ba, anak, nasa ano kami? Nasa Havia, yung beach. Na pinunta namin, Diyos ko, ang daming nakatopless. Pero ano na ako, hindi na ako nasa-shock. Kasi pangatlong taon ko na dito, pangatlong summer ko na. Pero nung first summer ko, parang ako yung nahihiyan tingnan sila ba. Pero dito kasi normal lang yan sila maglakad na nakatopless. May mga nakakagip nga dun sa video ko, tinatakpan ko na lang. Sige na ni, tinakpan ko na lang. Ayan, thank you po for joining my live streaming. Again, people, kung meron po kayong kakilala na gusto pong mag-take ng exam, ng CCSE exam, feel free po kung ano po yung maitutulong ko sa inyo. Ayan, meron akong reviewer. Pwede ko pong isend sa mga gusto. Di ka pa rin nagbago. The earrings, haha, that big round earrings. I love it. Thank you. Bigay to ng Spanish friend ko po. Oo, kasi mas gusto ko yung round na earrings. Hindi ko gusto yung, ano lang ba, yung stopper lang. Ewan ko ba? Parang mas feel ko yung ano, mas feel ko yung ganito. Sabi ka, mas feel ko yung ganito. Thank you. Bigay ito ng ano ko, Spanish friend. Itong earrings na to. Normally, hindi naman ako nag-ayos dito na. Katulad yan ngayon, naharap lang ako sa camera, walang ayos-ayos. Kasi sabi ko, ito yung pananaw ko. Anong tawag niya? Mag-makeup ako. Ang ganda mo sa picture. Tapos sa live streaming, nakikita din naman yung totoo mong mukha, di ba? Sabi ka na ni, totoo mong mukha. Baka magulat sila, ay, iba sa picture. Iba sa totoong ano. Ang init, no, actually, ngayon, medyo okay. Hindi katulad ng mga nakaraan na umabot kami ng 42. Buti nga, no, isang araw umulan din dito na. Medyo malamig kami. Kahapon, mas gusto ko yung... Kahapon, check ko nga yung weather today. Kung ilang grado kami. 29 degrees kami ngayon. Maya-maya aabot ng 31. So, hindi siya ganun kainit. By the way, ma'am, nakakapayat daw, ma'am, yung tan skin sa pic. Tama. kaya nga yung thumbnail ko, nakakaano eh.
Oo. Sa bagay, nakakatan naman talaga siya kasi 'di ba dark ka na eh kapag ano, pag I mean nakakapayat. Kasi when you look darker, 'di ba? Mega mega shout out. Thank you for the likes, people of the world. Thank you so much for joining my live streaming. Well appreciated. So again, people, if you have any concern regarding with our topic, just leave me a comment down below. And ano po, i-entertain ko po ang lahat ng inyong mga katanungan. So yun. Basta po, ano, pag naka-online po ako, kasi madalas nasa countryside kami, mag-asawa. So, wala akong internet kasi sa countryside. Kapag nandito ako sa flat, ayan po yung time na nag-check ako ng mga emails, ng mga comments. Talagang nire-replyan ko po kayo isa-isa. Mega mega shout out po, people. Thank you again for joining my live streaming. So again, kung meron po kayong katanungan, any concerns about our topic today. And then also sa sample ng CCSE exam, ayan makikita nyo, instrucciones. Esta prueba tiene cinco tareas. That means five parts. Y usted dispone de 45 minutos para realizarla. So you have 45 minutes to answer the 25 items question. Debe seleccionar una única respuesta para cada una de las 25 preguntas que se presentan en total, del modo que se indica. So you have choices like A, B or C. So bien marcado, mal marcado. So, makikita nyo din dito. Ayan, no? So, that means ito yung correct po ng pag-shade ng answers. This one is wrong. Mal marcado means that is incorrect. That's not correct. Or ganito, you put a tick inside the box. So, the correct way of shading your correct answer is like this. Ganyan po. Tapos, para complementar por el centro de examen. Thank you, Nak! Ano ka ba? Bakit nagpaganyan ka pa, anak? Gumastos ka pa tuloy ng 50 pesos. Gumastos ka pa ng 50 pesos. Nak, ang cute. Ang cute ng anong tawag niyan? Emoticons na gumagalaw. Masayang na, nanghinayang ako sa 50 mo, anak. So this reviewer actually is from Instituto Cervantes. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Balak mo bang ano, ate? Balak mo bang pumunta dito sa Espanya? Para i-prepare ko na lahat ng exam na gagawin mo for you to get the nationality also, the Spanish nationality. Nanghinayang kasi ako dito na itatapon ko to kasi ano, very useful talaga siya, promise. Itong si Gina talaga, o, gumastos pa ng 50 pesos. Para mag-ano. Sayang yung 50 pesos mo. Ayan siya, o. Tapos, ito, yung mga article na dapat, napindot ko nga, mami, ha, ay, naku, sabi ko nga, ito namang batang ito.
Ano bang pinagpipindot mo? Nabawasan ka pa ng 50 pesos. 1 euro din yun, nak, dito sa amin. Ang 50 pesos. So, 1 euro din yun. Kaya pala sabi ko, ala, anong nangyari? Nang hinayang ako dito sa mga reviewers ko, kasi very ano talaga siya, very useful. Tingnan niyo to ha, artikulo 12. Yaan mo naman pang load ko sa ano ha. Kaya nga, sayang naman ate. Anyways, ano bang ano mo? Smart or Globe? Sige, Smart or Globe ka po ba, ate? Nanghingi po kasi ng fingerprint. Hahanapin doot ko po yung dollar sign. Ah, kaya pala. Oo, kasi pwede ka kasing mag-ano na. Oo, pwede kasing magbigay, mag-donate, or mag-ano ka ng money once na pinindot mo yung dollar sign. Anyways, ano? Smart and Globe po. O sige, i-PM mo sa akin yung number at ipapaload ko na lang sa kapatid ko. Ah, Gina, ang iyong number. Just PM me. Para ano, i-load natin yung 50 pesos mo. In article 12, artikulo 12. Tingnan nyo ha. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. La ley, vale, la ley means the law. 15 over 2015 de 2 de julio eleva la edad mínima para contraer matrimonio de 14 a 16 años. So, yung 14 to 16 years contraer matrimonio. Ano na yan sa kanila dito? Allowed na. Artículo 13. Los extranjeros residentes en España tienen reconocidos algunos de los derechos de la Constitución establecidos en las leyes y tratados internacionales. Anyways. Ano mo ako na, message mo ako sa number mo. Anong oras na ba ngayon sa Philippines? Pag ano, message ko na lang yung kapatid ko para maloadan ka po. O yung aking pamangkin. Ano, time check, 2:31 na po dito. Nagutom na ako. Kasi late kami nag-breakfast kanina mag-asawa. Almost 11 o'clock na. Tapos, actually, ano na ako today? Got my second dosage of the vaccine. So, after nung ano ko, dito, ayun siya. Umuwi ako dito sa flat namin. Pero maya-maya, pupunta na din ako ng ano, ng shop. Anyway, so kung meron po kayong gustong, antay lang po tayo ng mga papasok. Kung meron po kayong gusto nyo pong basahin natin lahat ng mga questions, sample questions, pwede natin basahin po ito. Mga sample questions. Durante el reinado de España, pasó a formar parte de la Unión Europea. La A, Felipe VI, Felipe II, Juan Carlos I. La segunda forma.
Okay, thank you po for joining my live streaming. Okay, so while waiting for the others to join, let's read some of the questions para meron tayong additional learnings. Additional learnings. Ay, one moment. Problems. Okay, so magbabasa tayo ng mga some of the questions para alam natin yung ano po, since ito naman yung topic natin to discuss about the questions for CCSE exam. Okay, so for example, la Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades en este sentido. El Estado español es la A, laico, la B, católico, la A, a confesional. Ay, la C, la C. So the correct answer is letter C. La sede oficial del rey de España es la A, el Palacio Real, la B, el Palacio de la Zarzuela y la C, el Palacio de la Moncloa. Again, the question, la sede oficial del rey de España es letter A, el Palacio Real.
Hello, Mega Mega Lab Shout Out. Ok, next question. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? Again, ¿cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? A, policía local. B, guardia civil. Y C, policía foral de Navarra. I will read the question again. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómica? Autonómico, rather. Sorry. The correct answer is letter C. Policía Foral de Navarra. Next question. ¿Cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional? Again, ¿cuál de las siguientes fuerzas? Lance Lucas, hola, ¿qué tal? Bien, Lance. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte a mi canal, Lucas. ¿Sabes qué, Lucas? No me encuentro tu YouTube. Estoy bien, Lucas. Muchas gracias. I will get a pen. Okay, I will read the question again. ¿Cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional? So, la policía foral, la guardia civil, los mozos de escuadra. Guardia civil po dito sa Spain is parang barangay tanod po sa atin. Guardia civil, di ba nababasa natin yan sa ano? Sa mga libro, lalo na sa No Limitangere. Guardia Civil. So, the correct answer is La Guardia Civil. En la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el la A, judicial o judicial, la B, informativo, la C, político. Kung gusto niyo po, gawin ko po itong PowerPoint, tapos i-upload ko po. If you are interested with this topic, let me know. I will make a PowerPoint for this. But if you want to have this reviewer, feel free to message me po. Kasi I'm willing to send it po para sa inyo. Hello, everyone. Thank you for joining my live streaming. Kahit biglaan po tayo, lagi po kayong nandyan at sinasamahan niyo ako palagi. Grateful po for your presence. Thank you, people. If you have any concern, please feel free to message on our live chat. One moment, Lance, hanapin nga kita. Lance Lucas. Kasi hindi kita nahahanap, Lance.
Mega Mega Live, shout out people. Thank you for joining my live streaming. Well appreciated your presence. Alam niyo, sobrang inaantok ako. Mga sobrang inaantok ako. Anyway, again, people of the world, syempre, ma'am, nag-ring ang bell. Nag-ring ang bell. Nag-charge ako, nak, nalobat ang aking cellphone. Kaya, nag-send ka ba ng message sa akin sa messenger? Ano oras na dyan sa atin? Almost 3 o'clock. 4, 5, 6, 7, 8, 9 o'clock na, no? Na? 9 o'clock na ba dyan sa atin? I mean, sa Philippines. Ito ding elepante na to, bigay to ng friend ko na mag-asawa nung birthday ko. Dahil alam nila na favorite ko ang elepante. Ayan. Kita niyo ba? Wait lang. Ano bang ano? Kukuha lang ako ng... Dahil nagugutom ako. Mag-ano lang ako. Cereal and milk. 9 p.m. pero está lloviendo. Yeah. Mi alumna ha dicho antes que está lloviendo en Filipinas. Y otro día terremoto. Madre mía, qué pena. Un terremoto, ¿no, Lance? Ponme un comentario, Lance, porfa. Porque estoy buscando, pero no me sale tu... tu perfil. Hay montón de Lance Lucas y no me sale nada. Mira, estoy mirando ahora. Pero no me sale. Ah, es. Gracias, Lucas. Tú eres el amigo de Taste and Sip, ¿no, Lucas? Thank you for joining, people. Mega, mega love shout out for the people inside the live streaming. Thank you for joining me today. Yeah. Estaba yo antes mirando el premier de Taste and Sip, in, I think it's somewhere in Boracay, the video. ¿Cómo va la vida, Lance? How's life? 8:50 p.m. Ah, almost 9 o'clock. Oo, kasi dito na 2:50. Advance kayo sa amin ng 6 o'clock. 6, yeah. 6 hours, 6 o'clock. 6 hours. Gutom na nanay mo. Kasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Advance kayo sa amin ng... 6 o'clock. Just had my second dose yesterday. So groggy. Ah, me also. Today at 12. No, almost 1 o'clock, I think. Ay, ito siya, Olans. Tingnan mo. Okay naman ako so far. Pinakikiramdaman ko yung sarili ko. Because when I
got my first dosage. After that, I feel so hot. As in, ang init ng katawan ko. Pero today, so far, medyo okay ako. Wala pa akong naramdaman na kahit ano. As in, walang hindi siya masakit ngayon. Pero tingnan ko lang. Kasi nung nakaraan, mga 3 days masakit lang yung braso ko. Pero wala akong kahit anong, like yung iba kasi, diba, nilalagnat. Ako wala naman. Masakit lang yung braso ko nung first dose ko. And then today, I've got my second dosage. Nabakuna yesterday. I felt so sleepy lang yesterday. Ah, okay. Ngayon ako, wala, nagugutom lang ako. Sige na, normal lang yun. Nagugutom lang ako. Tsaka hindi ako, I mean, hindi ako pinagpapawisan. Kasi nung nakaraan talaga, after ng first dose ko, grabe yung pawis ko. Init na init yung buong katawan ko. Init na init, as in, hanggang as in. Good to hear na meron ka ng ano, I mean fully vaccinated ka na, Lance. Ako din eh. Kasi, you know, it's so hard to travel without the vaccine. So, and then after 2 days, saka ko naman ma-download ang aking vaccine card. Baka coping lang katawan mo kaya nagiinit, parang fever na hindi. Oo, parang ganun nga. Hello, mega mega shout out po for the 4,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming today. Ang diniscuss ko lang po kanina is yung parts po ng CCSE exam. Mega mega shout out Love Joy Channel. Sorry for being late. Better than absent. No worries, Joy. So no worries. Ano ang CCSE? Okay. CCSE stands for, kasi Lance, when you want to get the Spanish nationality, you need to take the CCSE exam. And CCSE stands for Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Ang haba eh. Ang haba eh. So, yun po ang ano, ang ibig sabihin ng CCSE. Lance, one moment. Estoy chateando con mi marido. Gracias, querido. Ay, lo siento. Okay.
OMG, para ako nag-college ulit sa topic niyan. Oo, kasi kanina Lance, pinakita ko sa kanila. Ayan, dahil dumating na si Joy. Sabi ko, itong exam na to, you only have 25 items to answer. The social constitutional knowledge, parang history 101, yes. And you have to know everything about, of course, because if you want to be a Spanish national, then you should know about their country. Anyways, so this is the official example for the CCSE exam. Since nandito na si Joy, ayan, mega shout out Love Joy Channel. Siya kasi yung nag-ano sa akin ito na mag-share ng aking experience. Again, disclaimer po, ang pagbabahagi ko po ay base lamang sa aking sariling karanasan. So again, sariling karanasan at aking kaalaman. So this is my own experience lamang po. So again, people, this is the anong tawag nito? Original CCSE sample exam test. So again, so you have here 25 items to answer. No lo sé quién es. Anyways, okay. So, dito po, okay. So, dito sa 25 items na to, meron kang 5 parts dito sa 25 items. Ay, pakita ko lang po ah. Esta prueba tiene cinco tareas y usted, ay, un momento, está llamando, madre mía. Ay, sorry for the interruption. Okay, so, ayan, esta prueba tiene cinco tareas, that is five parts, y usted dispone de 45 minutos para realizarlas. You have 45 minutes to answer the 25 items. Debe seleccionar una única respuesta para cada una de las 25 preguntas que se presentan en total, del modo que se indica. So you only have to choose one correct answer. So, you have the boxes as you can see. So this is the correct way of shading your correct answer. This one is incorrect. Mal marcado means incorrect, incorrect, incorrect. If you put a tick on it, so you have to shade it well. Okay? So, in tarea 1, that means in part 1, you have 10 questions to answer. 1 to 10. 1 to 10. Yun po yung part 1. So, anong topic sa part 1? Tarea 1. So, ang topic po, I mean, yung 10 tanong na itatanong sa iyo sa Tarea 1 o sa Test 1 is all about gobierno, legislación, and participación ciudadana. So, iyon po yung topic na itatanong nila sa iyo. So, sabi ko kanina, Joy, ang reviewer ko po ay very ano siya. I mean, complete. So, naka-indicate yung Tarea 1. And then,
Ayan, highlighted na po lahat ng important information na pag-aaralan mo po. Ayan. Ayan. So, ito yon. And then, in this part, you have 120, no, not 120, 160, one moment. Yeah, 120, ang dami. Ulan, sumakit din ulo ko nung ni-review ko to, Lance. Pero 1 month lang ako nag-review ha, in fairness. You have 120 questions for you to review sa 10 tanong na lalabas doon sa exam. Meron kang 120 questions. O, di ba? Ang unti lang. Ito yan lang. Yan. Para mag-aral ka sa... So, alimbawa, ayan, basahin natin ha. Los españoles pueden votar a partir de los A, 16 años, B, 18 años, C, 21 años. And the correct answer is, letter P. So, ayan siya. Ayan. Nilagay ko na din kasi yung mga answers nung nireview ko to. Anyway, so yan po, Joy, ang part 1. Punta tayo sa tarea 2. Tarea 2. Test 2 or part 2. So, sa test 2, meron ka lang 3 questions. 11, 12, and 13. May tatlong tanong. Yan pala, opo. May tatlong tanong po sila na itatanong sa'yo. Ano ang tarea 2? Derechos y deberes fundamentales. So, you need to study about the fundamentals and the rights of... ¿Dónde está? Aquí. Derechos y deberes. Ayan. So, ayan na yun. Pag-aaralan mo yung mga konstitusyon de 1978, recogen los derechos fundamentales, deberes, blah, blah, blah. So, nandito na lahat. Article 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, and a lot more, 19, 20, 22, 23, ayan, yung mga artikulo na dapat mong aralin. Hanggang ano yan, Joy? Article 50, no, hanggang artikulo 119. La justicia será gratuita cuando así lo diga la ley. Ayan siya. So, yung mga important ba na mga rights dito. So, ngayon, dito sa part na to, Joy, 11, 12, and 13, ano to? True or false? Madali lang po siya. Wow, madali. Siyempre, pag nagbasa ka, diba? True or false lang po. Verdadero o falso? Verdadero means true and falso means false. Parang inaral namin parts of that nung nasa college ako. Really, Lance? Oo. So, ito yon. 11, 12, and 13. True or false? So, madali lang siya. Kasi pipili ka lang naman. True or false? Anyways. And then, tarea 3. Meron ka lang dalawang tanong dito. Diba? Dalawang tanong. 14 and 15. 14 and 15. Sa part 3. Ano naman ang part 3? So, ang part 3 ay Organización Territorial de España. Geografía, física, y política. So, you should know the geography. And the physical and political issues in Spain. So, ayan, pag-aralan mo. Ito yung binasa ko. Asa na yung T3 ko? T3 means tarea 3. Ayan. Ayan siya, Joy. Oh, may nakalagay pa akong T3. That means part 3. Tarea 3. So, ayan. Rios, montañosos, mountains. And then, los parques, yung mga sikat na parke dito sa Espanya. Kasi possible na lalabas siya. Ayan po. From Galicia to Extremadura. Si Lance. And then, ayan, yung mga provinces, yung mga komunidades, and so on. Ito, ayan, lagay ko po yan ang mga ano ko.
Ay, sorry. Basa nyo ba? Ayan. So, ayan po siya, people. So, ayan. Ang dito naman, ang itatanong lang nila sa'yo ay dalawang tanong lang po. Tapos sa aking reviewer, sa dalawang tanong na possible na lalabas, meron ako how many questions? I've got 20? 20 question, Joy. Ang dami, pero kaya naman yan. Basta may balak, may paraan. True. Ako, sabi ko nga sa'yo, Joy, diba? Dalawa yung inaral ko in 1 month. Actually, in less than a month. Halimbawa, isa sa tanong dito. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? Balance. 7, 17, 27. Nalala mo ba to, Lance, nung nag-aral ka po sa college? ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? The correct answer is 17. ¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla? Lance. ¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla? La A, Andalucía. La B, Extremadura. La C, Galicia. The correct answer is... ¡Ah, muy bien, Lance! Andalucía, mira, qué listo. Next question, Lance. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas tiene un mayor número de habitantes? I read the question again. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas tiene un mayor número de habitantes? La A, Valencia. La B, Canarias. La C, Aragón. Which one is the correct, Lance? The correct answer is... Valencia. You are correct. Sabes mucho español, ah, Lance. Qué bien. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Logroño, Lance? ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Logroño? La A, La Rioja. La B, Castilla y León. La C, País Vasco. I will read the question again. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad Logroño? La A, La Rioja. La B, Castilla y León. Y la C, País Vasco. ¡Yes, La Rioja! ¡Madre mía! Next question. ¿El Parque Natural de Monfragüe se encuentra en... Again. ¿El Parque Natural de Monfragüe se encuentra en la A, Aragón? La B, Extremadura. La C, Andalucía. May nalala pa ako. Ang galing! I'm so proud of you, Lance. What's the correct answer? Is... La B, yes, feeling ko Extremadura, you're correct. Extremadura. But last question for part 3. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? Is it la A, el Tajo? La B, el Ebro. La C, el Júcar. Júcar. Basta balayo siya. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? The correct answer is letter A, el Tajo. So, yun po yung part 3, Joy. Dalawa lang yung itatanong nila dyan, ha? Pero, ayan, madami kang babasahin. But anyways... Worth it naman kung magre-review ka. Part 4.
Di na ako sure dyan, letter C. Haha, masaya itong live mo. Makikinig ako for the future pag iipunan ko ang trip na yan. Ay, mali ako. Haha, it's okay, Lance. Thank you, Lovejoy, for your comment. Well appreciated. Kakatuwa naman. Okay, sa part 4, Joy, tarea 4. Okay, ano ang... Ay, mali ako. Ha? No worries, Lance. That's normal. Okay, sa part 4 naman is kultura e historia de España. Naku, dito, ang dami ditong names, promise. Yung mga ano, yung mga sikat na pintor, sikat na artista. Basta ganun, ang dami, sobra, promise. Tapos yung ano, kasaysayan. Yung course ko kasi, we tackled most of that, especially in culture and the arts. Maganda to. Sige, magbasa tayo ng mga katanungan para kay Lance sa number 4. Ay, ano, part 4, rather. Tarea 4, part 4. One moment, Lance. Nanap ko yung aking ano. Eto siya, part 4. Ayan. So, dito... Ayan, maano mo yung mga ano, mga sikat. Dali, Picasso, Pablo, Neruda, pero wala na ako maalala. At saka, alam mo ba, Lance, ito grabe yung ano ko dito. Dumudugo yung mga ano ko dito sa mga fetsa na to. Nakita mo to? Yan. Naghahanap ako ng job order sa POA para sa Spain kasi yung andun ay hindi linya sa career ko. Ah, okay. So, halimbawa, ito ha, wait lang. Ito, Filipinas. 1519 hasta 1519. Juan Sebastián Elcano completa la primera vuelta al mundo. Siglo 15 hasta 17. Siglo de oro del Imperio Español. Fue el primer imperio con grandes extensiones de territorio no unidas por tierra en todos los continentes, que incluía los territorios de América, del Pacífico, de Italia y de la Europa Central. Hasta el siglo XVIII tuvo estructura territorial de virreinatos y finalizó en 1898 con la pérdida de Cuba y Filipinas. Ang daming dates dito, promise. Tingnan nyo ha, itong buong tatlong pages to, puro mga numbers yan. Sumakit ulo ko sa pag-memorize niyan. Ayan, tapos yung La Jota, Flamenco, El Toreo o Corridas de Toros. Yan yung mga, ano, mga, ¿cuál es el opinión de los español ahí sobre Franco? A ver. One moment. ¿Cuál es la opinión de los españoles allí sobre el Franco? A ver, next, ano yan, Lance. May mga may gusto, may mga hindi. Kasi parang, alam mo na, panahon ng diktador. Kasi dito Marcos have mixed reviews, di ba? Oo, parang, ganun din dito. May mga gusto kasi nung panahon na yun, parang, pero may mga, ano, may mga in contra din. Kasi, alam mo na, diktador. Again, diktador. Kahit dati din dati ang dami naming names and dates na minemorize. Oo nga eh. Kaya, Diyos ko. Oo, tingnan mo to, Lance. Mga ano, mga, ayan ha. Year and names of famous persons. Here. Makita nyo ba? Ayan. Tapos, ito. Ay, sorry.
Oo, ganun din dito, Lance. Mixed, ano din sila dito about diktador. Ang kilala ko na lang dyan, si Luz. Ayan, ito. El personaje principal de El Borlador de Sevillas. El Cid, el Quijote o Don Juan. ¿Cuál es la profesión de Penelope Cruz? Ito, madali lang to kasi alam naman natin si Penelope Cruz ay isang actress. So, yun po yung part 4, Joy. Alam mo, Joy, ang pinaka-favorite parts ko dito sa CCS actress is yung part 5. Kasi sobrang ano, itong number 19, Tareya 5. 19 to 25. Alam mo kung bakit? Kasi feeling ko, ano lang siya. Parang common sense lang siya. Sabay ganun eh, common sense lang. Ang part 5 is all about, asa na? Okay, ang part 5 is Sociedad Española. So, ano, parang ano lang, ano yung, halimbawa, binasa ko nga kanina yung sample question. Ang dali niya lang, kaya favorite ko ang part 5. Napakadali, sobra. Parang common sense lang siya. Wow, common sense talaga. So, kung may common sense ka, papasa ka, char. Halimbawa, ito ha, sample question. El límite de velocidad para los coches dentro de las ciudades es de 40, 50 o 60, 60. KPH. Ganun. So, ano tawag yan? I will work hard para sa Spanya na yan. Makakarating din ako sa legal na paraan. Oo naman, Joy. Oo naman, alam mo yon. Ano mo yung dreams mo? Kasi alam mo, di ba tayo, lahat naman tayo may mga pangarap at gusto sa buhay. Siyempre, yung mga gusto natin, makakamit natin yan, ika nga, sa tamang panahon. Di ba? Sabi ganun, sa tamang panahon. Ganun lang siya, Joy. Ang akala mo, di ba sabi ko nga, 25 items lang po ang sasagutan mo. Napakadali. Sabi ko nga kanina, mas mahaba pa po ang pagpila mo para pumasok sa exam room kaysa sagutan ang 25 items question. Ano, basta lang, sabi ko, huwag kakalimutan kapag pumunta ka na sa exam center, you need to show your passport and your NIE. Yung numero identidad estranghero. Yun lang po kasi hindi ka kasi meron akong ano kasi sa exam room 40 kami lahat nandun. Imagine mo ang dami nagte-take ng exam. Meron doon walang dalang passport. Hindi po talaga siya pinapasok kasi ano talaga obligado siya na kailangan ipakita mo yung passport mo. Tsaka yung NIE. Kaya, ano siya, you really have to bring your passport and your NIE. Ito yung, ano mo, pag ikaw kasi ay turista, di ba? Yan, estrangeros, ito yung dadalhin mo. Kasi ang mga Spanish national, ang tawag niyan sa kanila, DNE or DNI. Sa mga turistas o estrangeros, na kagaya ko, is NIE. Ganito sa Spanish nationals, ang ID nila ay, ayan, Documento Nacional Identidad. Ang NIE stands for Número Uy, Lance, parang umi-effect na yung ano sa akin. Yung vaccine, parang inaantok na ako.
Ayun. Mega mega love. Shout out people. Thank you for joining my live streaming. Well appreciated your presence. Ganyan akin din, nagutom ako ng sobra after tapos inaantok. Kaya pala sabi ko kanina sa'yo, di ba? Gutom na gutom ako daw, hindi pa ako nag-breakfast, nag-lunch. Kasi nga late kami nag-lunch mag-asawa, mga 11 o'clock na. So sabi ko, mamaya na lang ako kakain. Hindi, pagkatapos natin mag-live streaming, kakain na ako. Kain na lang ako ng tinapay. Alam mo naman dito, tinapay is life. So, ganun lang po siya kadali, Joy, ang CCSE. Sabi ko sa mga gusto po o yung kung may kakilala po kayo, i-share niyo lang po ang aking YouTube sa mga gusto po mag-take ng exam. PM niyo lang po ako at willing po akong i-send ang aking mga reviewers. Kasi hindi ko talaga to tinapon. Alam niyo kung bakit? Nanghihinayang kasi ako na itapon ko. Kasi sabi ko, sana baka may mga gusto ba na mag-exam. Ayan o, complete guide to ha. As in, kailan need yung parang genealogy book? Oo, ito siya o. Ayan, ano pa yan ha? Highlighted pa to lahat. Tinext ko nga yung, minessage ko nga yung mga kaibigan ko sa Valencia City. Sabi ko, baka may gusto pong mag-take ng DELE at CCSE. Meron akong printout with highlighted information. Bibigay ko talaga. Kasi, uy, Joy, effort na effort talaga ako, promise, nung ginawa lahat ng reviewer ko ito, ha? Ano yan? Inaral ko lahat. Anong part of test? Kada parte, ano yung tanong? Ganun ako kasi mag-review para alam na alam ko ang gagawin ko from the beginning up to the end. At may direction yung pagre-review ko. Hindi yung basa lang ako ng basa ng hindi. At saka, imagine na nung ni-review ko to, hindi ko to naiintindihan lahat kasi lahat nasa Espanyol. Kasi a friend of mine was asking for old photos, pati hinanap niya history ng mga ninuno niya for a book required ng Spain daw. Really? Like, ano po ba yung baka kailangan niyang i-prove na meron siyang Spanish blood? Lance, baka ganun siya? Oo, Joy. Ako kasi, before I took the exam, I did my research na po about the exams. Ano, ilang parts po ng test, ano yung mga question, ano yung mga topics, para well-guided ako. Kaya yung mga reviewer ko, naka-separate na siya. This topic is for the test 1. These are for test 2 hanggang test 5. Well-organized para alam ko kung saan ako mag-aaral. Kasi ang daming reviewers naman talaga. But, I mean, at least, kung alam na alam mo yung parts ng test, lalo na yung topic, alam na alam mo kung ano yung dapat mong aralin. Hindi ka magsasayang ng panahon. Not so sure eh. Possibly baka royalty siya pala kasi nag-migrate siya to Spain. Probably, kung kailangan niya ng ganun, Lance, maybe he or she needs to prove or proof na mayroon siyang meron siyang Spanish blood or something. Mahirap mapatunayan ang bloodline na yan. Walang mahanap si daddy ng mga ebidensya sa ninuno niya. Oo nga, nabanggit mo na yan sa akin, Love Joy. Na medyo mahirap nga yung kaso na yan kasi you really have to look for your family tree. Anyways, people, thank you for joining my live streaming today. If you have any friends or family, relatives na gusto po, PM nyo lang po ako and I am very willing to share my reviewer. Nawala na sila, Joy.
Hindi pa uso yan sa Pilipinas kasi oral tradition tayo. Oo nga eh, walang mga pinangahawakang document ba dati? Mas mahirap nga yan. Oo, kaya nga eh. But anyways, I mean, there's a lot naman of ways, di ba, para makarating ka dito. At hindi naman mahirap pasukin kasi ang Espanya, lalo na sa ating mga ano. I mean, hindi ganun kadali na kasi kailangan natin kumuha ng visa. But at least we have ways how to get in the country. Feeling ko, Lance, inaantok na ako, Lance. Feeling ko, ha? Sumasakit na yung ganito ko. Parang nagsastart na siya dito. Parang connect na siya sa braso ko. Pinili ko tong left side na ano na arm, Lance, kasi para ano, para kasi 'di ba yung right hand natin lagi nating ginagamit. Itong left side dito ko pinabakuna. Sige, rest ka na. Thank you, Lovejoy. Oo, ano na din ako. Ano, 6 minutes. Buhay na lang natin ng 2 hours. Mag-i-end na rin ako. Sana po may natutunan po kayo sa live streaming natin. Kahit kwentuhan lang po tayo. Yeah, yung sa friend ko ata may jowa siya from Galicia. Tapos they started with the fiancé visa. Right side ako, basta vaccine kasi left-handed ako. Ah, okay. Ako naman right-handed ako. Kaya left side ako. Kasi 'di ba, ano nung nakara yung first vaccine ko, Joy, 3 days hindi ko tumagalaw as in hindi ko siya maangat na ganun. Tapos ano, buti na lang I decided to have on my left arm. Kasi Diyos ko, kung nilagay ko siya sa kanan, hindi ako makapagtrabaho. Ah, talaga? Ginawa mong ano? Kabilaan, Lance. Kabilaan. Ano lang, 1 second lang. Gusto ko nga sana kanina mag-vlog, kaya lang. Hindi na ako, kasi ang dami kasi dito nga, no? Hindi sila mahilig sa, di ba tayo mga Pinoy? Kahit saan pwede kang mag, ano, mag-vlog. I mean, dito kasi ang dami nga, no? Ayaw nila na. Kasi I live in a small city. So, very, ano, very conservative yung mga tao. Ay, ganon? Kasi ano, dito kasi they will ask you. Pagpunta mo doon, tatanungin ka nila, anong ano, que parte? Que parte? La izquierda, la derecha. Tapos, ano lang ako, on my left side, here. Ah, talaga. Medyo sumasakit na nga siya, Lance, dito. Dito, nag-umpisa nga dito. So, pero inaantok na ako. Mamaya mong papahinga na lang ako siguro. Bala ko pa naman mag-swimming mamayang tanghali. Ay, dito kasi 8 ng gabi, may araw pa kay sabi ko tanghali. So, ayan po sana. Muli may natutunan po sana kayo sa ating live streaming. At huwag po kayong magsawa na samahan ako lagi. Kahit alam ko nagkikwentuhan lang po tayo, I know, sabi ko nga, sana naman maging makabuluhan ang ating kwentuhan. At maraming salamat po sa support ninyo. As always, of course, your presence is well appreciated. At lumalaki na po tayo. Sa ganun, 2,700 subscribers na po tayo. Thank you, Lance. Yeah, in 3 minutes, we are going to end this live streaming. So again, people, good night, Joy. Sweet dreams. See you next time. Send ko sa'yo mamaya, Joy, pagdating ko sa shop namin kasi dadalhin ko naman tong laptop ko. Thank you po, people.
for joining my live streaming today. Well appreciated. How I wish ganun din subs namin. Talaga, ilan na ba subs niyo, Lance? Alam mo, Lance, ako, hinahayaan ko na lang siya. Sabi ko nga, anong tawag, paano ba? Paano ko ba sabihin? Hinahayaan ko na lang yung channel ko na mag-grow. Kasi napansin ko naman every day or every time that I upload video, may mga nadadagdag na isa, dalawa. Salamat ng million times. Ah, thank you also, Joy, for your suggestions. Diba? At least nagkaroon ako ng idea na, ah, maganda pala to kasi maraming kababayan natin. Very organic yung growth nung sa'yo sa amin in 750 pa. Love, Joy, tinatamad na ako mag-vlog kaya yung mag 9K bumabagsak na. Tinatamad ka na, Joy. Kaya nga, Lance, alam mo, sabi ko nga, ako I keep on supporting sa mga nagla-live streaming pa din ha, kasi they are organic friends na they really watch my videos regularly ha. But then every time that I join live streaming just to give support lang din talaga. Hindi na ako nag-aano tawag niyan yung dati 'di ba kasi talaga oh, gusto ko madaming subs something like that nung nag-uumpisa ako. Ngayon sabi ko hinahayaan ko na lang sabi ko maganda siguro na ano mag-grow siya ng kusa, 'di ba? Kasi yung iba dyan, hindi naman talaga nanonood. Diba? Kaya, ganun. Mahirap kasi dito kasi driver ako, walang mag-video, nag-iisa lang ako. Tuwing lalabas ako. Nga, sa case mo, no? Lovejoy? Madaming bawal dito. Ah, dito din, Lovejoy. Hindi, madaming bawal. Mga tao. Ayaw nila yung nag-video ka into public. And once they will see you, filming, they will ask you, oh, what is that? Like, something like that. That is why also, sometimes, hindi ako nakakapag-vlog. May isang channel na sa Carisia nagbablog. Ah, nasa car siya. Oo. Mag-ano lang? Selfie? Selfie? Selfie stick? No? Lance? Mega-mega shout-out for the six people in the house. Thank you for joining my live streaming. Yeah, alam mo, sabi ko nga, lagi kong kinukomment to kapag nag-join ako ng mga live streaming. We need real viewers. Kasi wala namang bayad ang maraming subscribers. Diba? Maraming ang babayaran ka kapag ikaw ay may manonood. Marami kang subscribers, then wala kang manonood, then wala din po yun. Tapos ang team niya, take out food reviews. Wow! Ayan, maganda yan, Joy. So yan, try mo. Take out food review. No? Uy, grabe, promise, ha? Anyways, people, thank you again for joining my live streaming today. And I hope that you learned something for our tutorial today. People of the world. So, that's all for today. Kakain lang si Inday. I hope if I have time, then maybe we will do another live streaming. Hindi ako nakaintindi ng Chinese, kaya di ko alam kung saan ang bawal at hindi. Ah, okay. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Na, kapag ikaw ay nasa isang bansa na hindi mo alam yung kanilang language. Kasi you really have to know their language for you to be able to move in that country. Ang hirap kaya, 'di ba? Mag ano ka nang wala kang hindi mo siya maiintindihan. That is why also, talagang ako inuobliga ko yung sarili ko na maintindihan. Lalo na ngayon kasi ano, mas madami na ngayong I mean dito kasi Valencian sila eh and a lot of people talk to me in Valencian. Kaya sinasabi ko na lang, no pasares, ganun ko na lang sila. Kaya, but I am learning also, little by little. Anyway, I love you all. See you next time, people. Sa, meron po akong new upload po kahapon. Baka gusto niyo pong panoorin sa Javier, Spain. So feel free to watch also my uploads. People,
Thank you for joining me again. God bless us all. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Thank you.